good news mga Lodi, dahil mailabas na natin bukas ang full chapter ng Part 35 sa paglalakbay ni Don Frick sa Dark Continent. At sobrang tindi nga ng mga mangyayari mga idol. Dahil sobrang tindi ng ipapakita ng banta at mamamaslang. Kaya wag nyo yan papalampasan bukas, dito sa JC Anime TV. Dahil sureball na talaga na ma-release yan tomorrow. Pero dahil wala pa naman yan, kaya additional information lang tayo ngayong araw. At isa nga sa bagong info, para sa latest chapter. Sila Don Freaks nga daw, makakapunta sa isang lugar, na pugad ng ibang mga alipin. Kaya dahil daw dyan, aalukan ni Kid ang mga alipin, na sumanib puwersa na lang sa kanila. Pero ang mga alipin nga daw, ay hindi papayag sa offer ng ating mga bida. Dahil meron na nga daw silang pinuno na napakalakas. At dagdag pa nila, na ang kanilang pinuno nga daw, ang panibagong sugo, na magdadala ng pag-asa sa Dark Continent. Kaya si Kido daw ay masaya nung marinig yan. At gusto niyang ipakilala ang pinuno, sa ating bidang si Don Freaks. Para magsanib puwersa na lang daw sila. Talaga naman mga idol, ang malaking katanungan dito, sino nga kaya ang bagong pinuno ng mga alipin? Dahil sa pahayag nga ng mga alipin, pinaniniwalaan nila, na ito na daw, ang bagong sugo, at pag-asa ng Dark Continent. Kaya interesting talaga kung sino ba siya. At ang palaisipan naman, paano kaya kung magkita sila ni Don Freaks? Ano ang mangyayari, maglalaban ba sila o magkakampihan? Abangan natin yan mga idol sa darating na kabanata. At ang isa pang additional information, nakakatakot na nga daw ang mamamaslang na si Zen Zuldyck. Dahil kahit sobrang duguan na siya laban sa banta, sobrang tindi pa rin at nakakatakot ang kanyang karisma, dahil tatawa pa nga daw ito ng tatawa sa Part 35. At wait na lang bukas mga idol, sa kabuuang kabanata dito sa JC Anime TV. Dahil sabi nga ni Zen, na hindi doon matatapos ang kanilang laban hanggang walang isang namamatay sa kanilang dalawa. At sagot nga ng Brion, na totoo yun, nakamatayan lang ang katapusan. At sabi nga ni Zen Zuldyck, na nakakatuwa talaga ang bilis ng nilalang na ito. Bigla na lang siyang sumusulpot na hindi ko inaasahan. At pagkatapos nga niyan, lipat muna ang scene sa ating mga bida. At habang naglalakad nga sila Don Freaks, napadpad sila sa lugar ng ibang mga alipin at halimaw. Kaya si Kid, masaya dyan. At sabi niya sa mga alipin, na sumama na nga lang dito sa kanila. Pero sagot nga lang ng mga alipin, na umalis na kayo kung ayaw niyong mapahamak. Dahil ayaw ng pinuno namin na may pumupuntang iba rito. At sagot nga ni Kido, na sino daw ba ang pinuno nila? Ipapakilala nga daw niya ito kay Don Freaks para magsanib puwersa na lang sila. At sagot nga ng mga alipin, na ang kulit mo bata, sabi mo malis na nga kayo hanggat wala pa ang aming pinuno. Dahil paniguradong lagot kayo, once na maabutan niya kayo rito. Samantalihin niyo na ang pagkakataon hanggat wala pa siya. Pero sagot nga lang ni Kido, na baka bugbugin nga lang daw ni Don Freaks yun at tumiklop sa lakas ng ating bida. Pero sagot nga ulit ng mga halimaw, na hindi daw alam ng bata ang kanyang sinasabi dahil sobrang lakas daw ng kanilang pinuno. At tinitiyak daw nila na ito na ang bagong sugo at pag-asa ng Dark Continent. Kaya sabi ni Kido,
na okay daw pala yan at maganda na magtulong na lang sila at magsanib puwersa ni Don Prix. At sagot nga ng mga halimaw na wag daw ipilit ni Kido ang gusto niya dahil hindi nga daw sila basta-basta naniniwala sa mga dayuhan at lalong-lalo na sa mga tagalabas ng kanilang mundo. At dagdag pa nila na ang kanilang pinunong si Koga nga lang daw ang kanilang aasahan at paniniwalaan. Kaya muling nagtanong si Kido na sino daw ba ang tinalo ng Koga na yon. At nasabi nilang sobrang lakas na to. Hanggang pinagmalaki na nga ni Kido ang mga nagawa ni Don Prix at tinalo nga doon ng ating bida ang pinuno ng mga kimera at ang isang banta ng Dark Continent. At hindi lang daw yon, pero hindi pa nga tapos magsalita si Kid eh bigla nang dumating dyan ang pinuno ng mga alipin. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e-comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!